natin aming kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto'y pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Chef Tristan. Healing morning po, Doktora. Welcome sa Season 3 ng Healing Galing. Oo, medyo tumatanda na po kami. At dito po sa Season 3, may mga bago tayong segments. At lalong pinalakas, lalong pinasigla, at lalong pinalusog ang ating programa, Chef. Oo nga po, Doktora. At meron tayong bagong segment. Yes. Ang Totoo Ba Chef at ang Where Food Meets Busted. Marami kang patututuhanan dyan, ha? Oo nga po. Okay. At may healing numero na po tayo or useful facts and statistics about health. No? And? At, Doktora, ito pa. Ito pa. Okay ba? Meron tayong healing galing o healing exercises mula sa ating healing gilingers. Yung healing movers po natin, healing gilingers. Healing movers or healing gilingers. Ayun. So marami po kayong aabangan dito sa Season 3 ng Healing Galing. And today, sa umagang ito, Chef, no, kidney conditions ang ating pag-uukulan ng pansin. Ayun po kasi mga kapatid sa Department of Health, ang kidney disease ang isa sa nangungunang karamdaman. Actually, pang-pito siya, Chef, no? Sa nangungunang nakakamatay na sakit dito sa ating bansa. Isang Pilipino po ang nagdi-develop ng chronic renal failure every hour. Sa bawat isang oras, no? Or about 120 Filipinos per million per year. Ganun na kadami. Kaya po, panoorin natin ito. Ang bawat tao ay nagtataglay ng isang pares ng kidney na siyang tumutulong sa pagtanggal ng dumi sa dugo. Tulad ng ibang internal organs ay kinakailangang mapangalagaan ang mga kidney para sa maayos na kalusugan. Subalit may mga taong nakakaranas ng sakit sa kidney dulot ng pagkakaroon ng diabetes, high blood pressure, at polycystic kidney disease. Sinasabi sa mga pag-aaral na isa sa bawat 3 taong may diabetes sa loob ng at least 15 years o 15 taon ang nagde-develop ng sakit sa kidneys. At iniuugnay rin ang pagkakaroon ng high blood pressure sa pagkasira ng kidneys o ang tinatawag na kidney damage bukod sa stroke at heart attack na idinudulot nito. May tinatawag na acute kidney failure na nagsisimulang sumumpong ang sintomas sa loob ng ilang oras hanggang sa 2 araw tulad ng pamamanas ng mga binti at paa, pakiramdam ng pagkapagod at mahinang pag-ihi. May tinatawag ring chronic kidney failure, kung saan hindi kaagad nakakaramdam ng sintomas ang pasyente hanggang sa bumaba ng below 50% sa normal ang kidney function. At dito ay nagiging kapansin-pansin ang madalas na pag-ihi, pangangati ng katawan, at panghihina na nararanasan ng pasyente. Samantala, ang mga taong hindi nakakainom ng sapat na dami ng tubig, lalo't mahilig sa pagkain ng maalat at ng inumin, at pagkaing mataas sa uric acid at nagpipigil sa pag-ihi ay nakakaranas ng kidney stones o bato sa bato. Alam niyo po, Doktora, meron po tayong isang kapatid na nagkaroon ng kidney condition. Uh-huh. At siya ay 4 na taong gulang lamang. 4 years old lang. Opo. Ito ay ang glomerulonephritis. Ang hirap i-pronounce, ang no? Hirap na i-pronounce. Glomerulonephritis. Namamaga yung kidney. Ako po si Criselda. Tita po ako ni Jamie Princess Juan. Si Jamie, bibong bata yan.
isa siyang matalino sa school na active siya, naglalaro din siya noon. Tapos lahat ng gawaing bahay, natutulungan niya mama at papa niya, mga tita niya rito, tinutulungan niya. Nagkaroon siya ng kidney failure. Balisa po siya. Yung pagtuwing gabi po, lagi siyang yung tulog niya, lagi siyang babaliktad hindi niya maano yung tulog niya ba, yung wala sa condition yung tulog niya. Tapos iyakin siya magsisimula yan ng 11 hanggang mga alas 2, ganyan, matagal talaga siyang iyak ng iyak. Sabi niya ganun, hindi nga po din namin alam kung bakit siya umiiyak. Siguro po ang kutob na may nararamdaman, yung po pala yun, yung kidney niya. Sa Healing Galing, lalong-lalo na po kay Dr. Edinel Calvario, na sana po matulungan niyo po yung pamangking ko sa kanyang condition na kidney failure. Okay, alamin po natin mga kapatid ang kinahinatnan ng kwento ng problemang pangkalusugan ni Jamie Princess sa pagpapatuloy po ng Healing Galing sa TV5. Healing Galing. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman, basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salts, mga grains, at liquids na natural. Yan ang Healing Galing products, iyong laging tandaan. Nasa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyong healing, nasa iyong galing. Healing Galing! Naku, ang lakas po ng palakpak nila mga kapatid dito sa studio dahil nire-request nila na gawin natin ang stretching exercise for the kidneys, no? Bilang pagpapalusog sa ating kidneys, may dalawang klase po ng exercises na pwede natin gawin sa bahay lamang. Hindi na kailangan pumunta sa gym. Ang isa po ay para sa malalambot ang bewang at para sa mga kayang gawin ito. Legs apart para hindi po matumba at hahawakan ang tigkabilang bewang at kailangan po igigiling ang bewang para mag-apply ng pressure doon sa kidney points, no? Ang una po ay sa side, whether sa left or sa right, depende po sa gusto ninyo. Okay, I'll start off with my right side. Side, tapos push forward, front, side again, and then back. Paulit-ulit po, nagagawin ninyo ito ng mga 50 ulit pa kanan, and then mag-start kayo sa kaliwa, na, sa kabila naman po, and then pakaliwa. Pakaliwa naman ang ikot, no? If you can do this, mga 50 to 100 counts, 3 to 4 times a day, napakaganda po ng ibibigay nitong kalusugan sa ating kidneys. Ngayon, kung hindi po kaya yon at medyo mahina na rin ang bewang, pwede pong gawin ang stationary walking, no? Na paisa-isa lang po ang lakad at isa-stretch ng mabuti ang legs. 1, opposite po ang kamay at ang legs. Kung gaano karami ang inihakbang sa kanan, dapat ganun din po karami ang hakbang sa kaliwang paa. Pero hindi po kayo gumagalaw sa inyong kinalalagyan, no? Okay. Kailangan po ay stretch na stretch ang legs, paharap at pakaliwa para mag-apply po ng pressure doon sa kidneys. Okay? Sana po ay gawin natin ito araw-araw, may sakit man o wala. Alright? Ngayon naman po, dumako tayo sa ating healing mission. At kanina pa po naglilingkod dito ang ating mga naturopathic practitioners, no? Kasama po natin ang ating naturopathic practitioners sa Delta dito po sa Quezon City, si Ate Che Pagayon. Kasama din po natin ang ating naturopathic practitioner sa Calamba, no? Sa Calamba, Laguna, si Ate Karen Disipeda. And from Quiapo, Manila, narito po at naglilingkod din si Ate Melanie Besinyo. Ang ating mga naturopathic practitioner ay busy-busy, pero busy din po ako at may mga katanungan dito, no? Sa atin pong Facebook, ang tanong, Dr. E, malubha na po ba ang problema ko sa kidney dahil tumataas ang aking creatinine? Galing po itong katanungan kay Nonita Legion ng Novaliches, Quezon City.
Kapatid na Nonita, medyo may nangyayari po sa kidneys kasi po, pag hindi na nagfa-function ang ating kidneys para tulungan ang paglilinis sa ating system ay dumadami po ang lason sa ating dugo at yan ang tinatawag na creatinine. So kailangan po mapababa ito. Sa ospital po, ginagawa nila na mag-dialysis no, sa pasyente para tulungan ang kidneys sa pagbabawas ng mga basura sa ating dugo dahil hindi na nga nakakapag-function ang ating kidneys. Sa naturopathy naman po, dito sa Healing Galing Way, may mga foods to avoid po tayo. No? At babanggitin ko yan maya-maya. At also, may inarerekomenda po tayo na mga foods to take kasabay po ng mga Healing Galing products na ating pinaiinom sa pasyente para tuloy-tuloy na mabawasan ang lason sa katawan at mapalusog ang kidneys sa tulong na rin ng ating Healing Galing Rhizome Pills, ang Serpentina Tablet na ginagamit po natin bilang herbal antibiotic para sa ating pasyente, kasama ng herbal vitamins B1, B6, B12 para ang mga ugat na palyado po dahil sa naging kondisyon ng kidneys ay matulungan din. Among others, lalo na po yung Healing Food Tablet na tumutulong para pataasin ang immune system ng ating pasyente. Okay? Baka gusto mong subukan yon, ha? Now, may isa pa po tayong katanungan dito mula sa ating email. Ang sabi ni Corazon Mejia ng Commonwealth Quezon City. Dr. E, pwede pa rin bang mag-function ang kidney kung natanggal na ang isa? Opo, basta't malusog po yung natitirang kidney ay tuloy-tuloy po na mabubuhay, no? Mabubuhay po ang tao kahit iisan lang ang kidney. Pinrovide po tayo ng dalawang kidneys, no? Para magkatulungan ang mga ito. Pero kung halimbawang natanggal na ang isa, no? Ay dapat po lalo nating iingatan yung nag-iisa na lamang na kidney natin. Iinuman po natin ng 1-2 basong tubig oras-oras. Iiwasan po natin ang pagpipigil sa pag-ihi para hindi mag-develop ng urinary tract infection. At yung mga pagkain po na magpapalusog sa kidneys na pawang mga hydrating, no? Ang kailangan po ng kidneys para maalagaan natin ito. Okay? Sana po ay nasagot ang inyong katanungan. Magpapatuloy po ang Healing Galing dito sa TV5.